kami ng tunay na sitwasyon. That was his first mandate. Diba? To address the problem, you have to know what the problem is. Yes, and that's what we're gonna hear now. But how long can he blame GMA? 45 minutes. Siguro, pagtitingnan natin yan, kailangang after a while, beyond na tayo kay GMA. After a while, doon na tayo sa patutunguhan ng isang Pinoy presidency. Alam natin ang problema, alam natin ang bigat ng problema, alam natin hinaharap natin, pero dapat, anong direksyon? Ngayon so, na yon sa SONA, kailangan may makita na tayong ako, ganun. Ako, I'm hoping, no, nasa sa dulo ng SONA or sa kalagitnaan sana, na mapaliwanag niya. San ba ang direksyon natin? Ano ba ang vision ko? Tapos na ang eleksyon, tapos na ang blame game. Accountability now is transferred kay President Noynoy. So, alam mo, Paolo, may katotohanan yung sinabi mo, 45 minutes. Kasi talaga eh. Kasi ang proseso ng gobyerno ngayon ang maggagalaw eh. Kung talagang may kasalanan si GMA, hayaan mo na ang proseso ng judikatura, prosecution, truth commission, at isipin ko na lang ang isipin niya na lang gagawin niya para sa bansa niya. So pinaka-ideal para sa ating bansa is that gawin na niya yung role niya bilang pangulo tapos on the side na lang nananatili pa rin yung pag kumbaga the wheels of justice will be turning on the side, no? Hindi na nating gawing major ano yan, priority kumbaga. Kung if we want to make si GMA accountable, managot siya sa proper forum, no? Kaya ang kailangan natin mangyari kung meron talaga kaysa blame game, kasuhan, managot. Mahirap din talagang magiging, alam naman natin, mahirap maging Pangulo ng Pilipinas, especially at this time. But how is it like starting with a trust rating of 88%? That's a good thing, hindi ba? Pero mahirap din dahil ang pinapakita nito ay mataas ang kanyang trust. No? Pag mataas ang trust, mataas ang kumpiyansa sa kanya ng taumayan. Ang sa amin, sa politika, tingin namin yan, mataas ang political capital mo. Ibig sabihin, willing magsakripisyo ang tao. Ibig sabihin niya, willing ang sambayan ang sumunod sa'yo. Paano niya pwedeng i-capitalize yun, Sir Dino? It's time to really set a good strategic vision, concrete agenda, at naniniwala akong susunod ang sambayanan, ang taong bayan. Kung nakikita nilang patungo to sa tunay na pagbabago, patungo to sa mas magandang pamamahala. Ito na nga ang pagkakataon na para pakita niya that he understands the public sentiment, that he can express their aspiration. And that he can rally their support, no? Itong sonang ito, itong umpisa, magti-trigger ng lahat. Sana hindi niya ibanggal ito. No? Mahalagang mahalaga ito. So itong sona, di ba kadalasang inaabangan dyan yung pagtayo at pagpalakpak ng mga tao? Binibilang yan. By tradition, mga ilang beses yan. Pero alam niyo, hindi importante yan sa sambayanan. Importante yan sa, sorry to say, minsan sa media. Yes. It doesn't matter even to congressmen. Kasi pagpalakpak mo para saan? Kasi may papalakpak lang na susunod lahat. Mas hingin natin dito, naintindihan ba ng tao ang pinangako mo? Naintindihan ba ang nais mo sabihin? Klaro ba ang mga datos na ginamit mo? Kung ihahambing natin yan kay Erap, ano? Nung sinabi ni Erap, tatanggalin ko ang pork barrel, palakpakan. Tapos biglang sabi niyan, we are in a state, bangkarote tayo. And yet sinabi niya, ang unang gagawin ko, magkakaroon ako ng tax amnesty. Ibig sabihin, may contradiction. Parang may contradiction pa. Paano tayo mabubuhay niyan kung wala kang kokolektahin na tax, no? And yet, yung Kongreso, palakpakan sila. Kasi ang gandang pakinggan. Talaga, that is the political part of that speech. Right, so sa ilang sandali, asahan natin ang pagdating ni Pangulong Aquino doon sa may batasan pambansa. Samantala, narito pang ilang mga binitiwang pangako ni President Aquino doon sa kanyang inaugural. Pakinggan po natin si Martin. Maraming salamat, Paolo. Maraming ang pangako, sabi ni Pinoy. Isusulong niya ang reforma sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Hindi raw niya hayaang magamit ang AFP at PNP bilang mga protektor ng mga mamamayan at mga may makapangyarihan. Good news rin para sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita, nangako kasi si Pinoy na kakailanganin ng kanyang administrasyon ang mga magsasaka. Pararamihin din daw niya ang mga trabaho para di na kailangan mag-abroad pa mga Pilipino. Magiging transparent din daw ang kanyang gobyerno sa mga transaksyong pinapasok nito. Hindi rin daw papayag ang gobyerno na basta na lang patawarin ang mga nagkasala sa pamahalaan. Binuri nito ang Truth Commission para masita ang mga tiwaling transaksyon na pinasok ng gobyerno. At maiging priority din ng Aquino administration ang pagsusulong ng usaping pangkapayapaan sa Mindanao.
Isa-isa na lang dumarating ang mga kilalang personalidad sa Batasan Pambansa. Makibalita muna tayo kay Errol Kabatbat mula sa Batasan. Errol? Tama ka nga, Martin. Nagsimula na magsilatingan ang mga tinatawag na VIP dito sa South Wing ng House of Representatives. Una namin nakita rito si dating House Speaker Prospero Nograles, si dating Representative Romeo Halusos, Air Force Commanding General Oscar Ravena, at Marine Corps Commandant Juancho Saban na umaasang kasama sa priority ni Pinoy ang modernization ng AFP. Kani-kanina lamang dumaan naman ang mga membro ng Congressional Spouses Foundation at masasabi nating Martin na napakakulay ng kanilang mga kasuotan. At habang papalapit ang sona ni Pinoy, asahan na natin na patuloy ang buhos ng mga kilalang tao sa lipunan na naghihintay kung ano ang sasabihin ni Pinoy. Martin? Maraming salamat, Errol Kabatbat. Babalikan ka namin dyan. Balik muna tayo kina Paolo at Cherry. Maraming salamat, Martin. Balikan natin ating mga guests. Sir Dindo, maraming nag-aabang talaga dito sa zona na to. Sa tingin nyo, ano yung isang bagay na talaga as an ordinary na mamamayan, no? Ang inaabangan ko. Kasi tiyak, hindi naman yan yung titirahin nga daw yung dating administrasyon. Bilang isang ordinaryong mamamayan, ano yung gusto ko marinig? Siguro ang nais mong marinig ay ano ba ang programa para sa amin? Ano ba yung mga programa para sa edukasyon, healthcare, housing, mga basic needs. No? Na kapansin-pansin sa iba't ibang pag-aaral na minimithipe rin ng ating mga kababayan. Siguro nais mong pakinggan yung mga batikos kay GMA dahil para malaman naman natin ang katotohanan talaga. Pero pagkatapos yan, ano po ang programa? Saan ba ilalaan ang susunod na budget ng pamahalaang Pinoy? Ano ba ang mga legislative agenda? Saan ba patungo ang mga policy na itutulak ni Pinoy sa Kongreso? Yan ang nais, konkreto. Kasi with concrete agenda, mapapasok sa kalooban ng taong bayan, ay may ginagawa. May hope. No? May mangyayari sa ating bayan. Kaysa tigilan na natin, ay naniniwala ako na yung 88% kasi ni Noynoy, anong kapansin-pansin doon? Kahit hindi bumoto sa kanya, may tiwala na sa kanya. Kasi he just got 42% of the vote. So ibig sabihin, kahit yung mga bumatiko sa kanya dati ngayon, ang nais namin sa'yo, ikaw ang leader ng bayan, lead us, no? Deliver what we want. So yan siguro ang hinahanap nila. Well, ayon sa mga survey, at mamaya may report tayo tungkol dito, no? Pero ang korupsyon, na paglaban sa korupsyon is only number 3 para dun sa ordinaryong mamamayan. O kasi ang konsepto ng korupsyon, hindi naman nararamdaman ng mayaman niya, hindi naman siya kinukorup eh. Pero pag itatali mo yung konsepto ng korupsyon sa kahirapan ng buhay nila, sa kakulangan ng mga public service, doon nagkaroon ng kakaproblema. Kaminsan nalalayo pa ang korupsyon, pero mas importante sa kanila yung pangunahing pangangailangan, basic needs sa Ingles. Okay, babalikan po natin ang ating talakayan dito sa studio. Magbabalik ang pagbabago 2010, ang unang SONA. Huwag po kayong bibitiw.